Good morning. Yan, isang mapagpalang araw yan, sa ating lahat, mga kalingap, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Saan man kayong dako, naroon. Yan, isang mapagpalang araw sa ating mga OFW. Yan, oras niya ng gabi, araw sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aming mga kalinga partners. Yan. Pasalamatan din natin ang ama ng kalingap na si Kuya Bal, si Kalinga Prab, yan, si Ate Edna, at sa lahat po ng mga silent viewers, yan, sa lahat po ng nanonood sa ating mga vlogs na hindi po nag-comment dyan. Maraming salamat sa inyo. Mga kalingap, mga kapatid, ngayong umaga, gagawa tayo ng isang reaction video patungkol kay Tatay Ruel. Napanood ko sa vlog ni Coco Marti. Yan, kasamahan natin yan si Coco Marti. Yan, shout out kay Coco Marti. Sa hindi pa po nakasubscribe kay Coco Marti, yan, mga kalingap, mga kapatid, subscribe po natin si Coco Marti. Buhay bundok. Dito po sa kanyang vlog, may nakapansin tayong kakaiba. Sa mga nakalipas na mga araw, nakalipas na buwan, sa patuloy nating panonood sa mga vlog ni Kuya Bal, ni Kalinga Prab, walang sumulpot na anak na lalaki. Walang nagpapakita. Kundi ang andoon lang, si Ate Helen, yung mga anak niya maliliit, at si Lizelle. Sa hindi alam ng lahat, mayroong anak na lalaki si Tatay Ruel na panganay. So mga kalingap, mga kapatid, panoorin natin ang short video na ito na hiningi natin kay Coco Marti. At mamaya pagkatapos, gawa natin ng komento kung ano ang inyong napansin. At syempre, mas mainam na rin na meron din kayong komento para naman malaman ng mga viewers kung ano po ang inyong saloobin, ano po ang inyong tingin dito sa sinabi ng anak ni Tatay Ruel na lalaki. Ito po, panoorin na natin. Linis lang. Paano yan? Uuwi sila mama mo? Okay lang. Tapos si papa mo kasama? Pinipilit nga eh. No. Yeah. Buti nandito ka, hindi nag-iinit ang ulo. Malalim pa yung kumami dyan, oh. Iyari sa dyan. Buti may takot sa'yo, no? Mahirap yung walang kinakatakutan, eh. Kung tiyong ko lang yan, baka ako yung natapabangga ka yan. Lagi mas marat pa, isa lang. Oo. Ayos. Pinapatuloy mo na dulas man. Oo, totoo yan. Maganda rin lupa, no? Wala sa pataba. Ayan ko yung anak ni Tatay Ruel na... ikaw ba panganay? Panganay na lalaki? Ayaw. So yan mga kalingap. Papa mo si ba? Sa Teruel? Bro? Hindi ko itatanggi. Hindi ko itatanggi. Hindi ba itatanggi? Gwapo eh. Pero mas ugali ha, rayo. Oo, malayo. Ano? Okay, so balik na tayo. Balik na tayo sa ating usapan. Napanood natin yung video, no, na galing po kay Coco Marti. Nakausap niya yung anak na lalaki. Mabuti na lang napuntahan ni Coco Marti yung anak na lalaki. At may kasama siya si Gilumags. O, boses si Gilumags yun eh.
yung napakatining, napaganda ng boses. And shout out din kay Jilo Mags, bro. Yan, salamat sa pagdalaw niyo sa anak niya, Tatay Ruel. Una, napansin ko, sabi niya doon sa video, sa vlog, kasi ang pinag-usapan doon ay yung isasama si Tatay Ruel sa Mindanao. Ang sabi niya, iba sabi niya doon, eh kung ayaw sumama, huwag pilitin. So itong anak niya, Tatay Ruel, talagang ano din, ano, parang ayaw niya rin na parang ramdaman natin yung kanyang mga sinasabi na ayaw niya maging pabigat yung kanyang magulang kay Kuya Bal, kasi tinulungan na, tapos ito na naman ngayon, pilit ginagawa ng paraan kung kailangan umuwi sa Mindanao, bibila ng tiket, pauwiin. Pero ang sabi ng panganay, eh kung ayaw, huwag niyo pilitin. No, yun po ang sinabi niya. Pangalawang napansin ko sa kakatanong ni Coco Marti, ito si Coco Marti, magaling magtanong ito eh. Napapasalita niya yung anak na panganay ni Tatay Ruel. Ang sabi doon, ganere, hindi ka inaaway. Something ganun, mabuti hindi ka inaaway ni Tatay Ruel o ni Kuya Ruel. Eh, ang sabi niya, hindi naman, at umiiwas naman daw yan sa kanya. Kapag sinasagot niya yata, umiiwas daw itong tatay niya. Sa salitang Bicol, na parang umiiwas. Yung sabi niyang nadulag, parang umiiwas daw sa kanya. Mapansin natin itong mga kalingap, itong si Tatay Ruel, matapang siya pagdating sa mga kababaihan. Oy, shout out sa mga kababaihan. Matapang itong si Tatay Ruel. Kasi kita mo ha, pansinin mo, ilang vlog na itong anak na panganay, hindi natin nakitaan na pinagsasalitaan niya or ano, wala tayong narinig or na nabanggit man lang ni Lisel na yung kuya ko nga sinasaktan niya rin, walang ganun, ano. So lagi lang sinasabi si Ate Helen ang nasasaktan. So si Tatay Ruel pala, sabi nga ni Sangkay, ang ginagapin ni Sangkay dito sa litay, baka bayot din ito. Oy, joke lang po ha. Pero si Tatay Ruel, alam niyo po mga kalingap, mapansin ninyo, kakaiba nito sa Tatay Ruel, hindi siya, mukhang takot siya sa anak niyang panganay. Kasi ang sabi nga dyan, umiiwas din doon sa kanya. Umiiwas din. So, ibig sabihin, sanay lang sa Tatay Ruel doon sa taong kaya niyang takutin, kaya niyang sindakin, walang iba kundi sa tihilin. O, walang iba kundi sa tihilin. Ano siya, umiiwas siya sa anak niyang panganay. Wala tayong nabalitaan na sinasaktan itong anak ng panganay. Sila si Lisel. Mga babae, mukhang hindi ito sasanay na habul-habulin na ng itak or parang sinisindak lang talaga. Kaya mukhang ito sa Tatay Ruel, mukhang hindi ito matapang. Hindi. Kasi kung matapang ito, eh, dapat may nabalitaan na tayong may tinaga na ito or may hinabol na ito. Mukhang sanay siyang manghabol sa kanyang mga anak lang at sa kanyang asawa. Opo. Yun po ang ating narinig, no? At ito na, itong si Jilo Mags, yung tanong ni Jilo Mags yan, kakaiba rin ito eh. Mukhang nagdudura ito si Jilo Mags. Sabi niya, anak ka ba ni Tatay Ruel? Oo. Si Jilo Mags may pagkaano din ito eh. May pagka-maritis din ito ni Jilo Mags. So, dinanong niya, di po ba sabi ni Jilo, anak ka ba? Ang sagot eh, hindi ko maitatanggi. Sabi ng anak niyang panganay, hindi ko itinatanggi. Tatay ko yan. Pero ito ang nagustuhan ko sa kanya. Sabi niya, tatay ko yan, pero magkaiba kami ng ugali. Sa ugali, hindi kami pareho. Anong mayroon dito sa panganay? Pinapakita niya na kahit ganyan ang tatay niya, hindi niya, kaya niya sabihin, ay hindi ko yan kaugali ang tatay ko. Iba ang ugali ko. Matino ako, pero yung tatay niya, anong ginagawa? Walang respeto sa may-ari ng pang, walang respeto sa may-ari ng lupa. Napakagaling itong panganay. Mabuti na lang din, no? Na itong panganay nagsalita. Doon pa lang siya sinabi ng panganay, nakakatuwa, na sabi niya, kung ayaw, huwag sumama, huwag napilitin, kasi hindi po ba pinipilit na
na Kuya Bal, na ang saan ba gusto. Lahat na lang talaga ibinibigay ni Kuya Bal, ni Kalinga Prab, para lang gumaling. Itong si Tatay Ruel, para siyang malit na bata na inaamo ni Kuya Bal. Para bang malit na bata na, sige na, tahan na. Oo, bigay ko sa iyo ito pera, ito kindi. O bukas mamamasyal tayo para lang umayos. Pero ito anak na panganay, mukhang nahihiya na nga eh. So sabi niya, kung ayaw sumama, huwag na pilitin. Oh. So makita mo na itong anak na panganay, nakakaramdam na rin siya, ng nahihiya na rin siya siguro kay Kuya Bal, kay Ate Inna. Kaya ito yung nasasabi niya. Kaya ako, saludo ako sa anak na panganay ni Tatay Roel. Kasi nga, mukhang ito na lang ata ang kinakatakutan ni Tatay Roel. Napagsalitaan. Kasi sabi niya, umiiwas sa kanya ito eh. Sa salitang Bicol, umiiwas sa kanya. So, takot ito. Takot ito si Tatay Roel sa kanya anak na panganay. So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kalingap, mga kapatid. Yan lang po ang ating maiksing video sa araw na ito. Sana po tuloy-tuloy po ang ating pagsuporta kay Kuya Bal. Sana po, huwag niyo pong pabayaan si Kuya Bal, si Kalinga Prab, si Ate Edna. Dalawin po ninyo ang kanilang mga upload. At siyempre, pagkatapos niyo mapanood si Kuya Bal, yan, dalawin niyo rin po ang aming mga upload video. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng silent viewers, yan, isang mapagpalang araw. At siyempre, December na po. And Merry Christmas sa inyong lahat. At mag-ingat po. Mag-ingat po tayong lahat. Marami po tayong magagawa pag tayo po ay malakas ang katawan at healthy at walang sakit. So muli, sa ating mga OFW, sa ating mga kaibigan, sa ating mga suporters sa iba't ibang bansa, ingat po tayong lahat. Mabuhay and God bless po sa ating lahat. Keep safe, everyone. Bye-bye.